So welcome guys dito sa ating channel. So for today's video, isituturo ko sa inyo kung paano mag-rank up ng mabilis gamit ang mga normal hero katulad nito. Pero bago ang lahat, i-like, share, and subscribe yung video natin para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So let's start. So dito is i-share ko sa inyo yung naging experience ko sa paglalaro ng Titan Arena, and then kung paano ba mabilis makapag-rank up ang inyong mga hero. So ang rank ko ngayon is private 1 ako. So titingnan natin. So ayan, recruit 1, private 1 tuloy. Recruit 1 pala. So ayan, recruit 1 ako. Yun nga, diba, alam naman natin kadalasan yung iba sa atin naglalaro nitong arena is nahirapan silang paano mapataas yung kanilang level dahil nga dito sila naglalaro, katulad dito superstar, no? Then dito rin sa deathmatch nag-aano rin din sila kadalasan. Pero para mabilis kayo makapagparang up guys, huwag kayo dito guys, no? Maganda to kung may kasama ka, naglalaro ka sa superstar tas sa deathmatch tas sa tower, may kasama ka talaga dapat yan. Dahil pag wala kang kasama niyan guys, yung mga kasama mo syempre is wala kayong communication. So yung communication is isa yung pinaka importante kapag naglalaro kayo ng team battle, no? So pag dito is mahirap manalo sa ganito, no? But kung solo lang kayo, mag isa lang kayo, di ba, dito kayo maglaro sa solo battle royale. Ito yung nare-recommend ko. Dito rin pwede rin to, itong duo. Pero mas maganda solo kasi. Dito talaga pinare-recommend ko dyan, maglalaro kayo dyan. So, bago ang lahat nyan is, para makapag-rank up kayo, kailangan yung magkaroon ng change dito sa ano natin, or ano, ibabaguhin natin yung skill natin. So, no? So, dito sa hero na to, no? Ano naman to, long range to eh. So ito, kailangan, ang importante, meron kayong pantakas, no? Pantakas. Pwede rin kayo mag-invisible. Ang ano nga sa invisible is, ang maganda to kung ano ka, kung pamalapitan ka, no? Eh kaso ang sa atin kasi long range eh. Kasi na invisible tayo, tapos lumapit tayo, is, yun nga, pwede tayo mamatay. Pwede lang magamit natin invisible if ever na nakita tayo ng kalaban sa damo, no? And then gusto natin makatakas, no? Ayun yung pwede natin. Then ito na lang kinuha ko, no? Para may additional ano tayo, burst tayo sa kalaban. Para once na mag-abang tayo, meron tayong damage, no? So ayan, ito yung dito na recommend ko, no? Para mas mabilis kayo makapagparang. So yun na hero. So ito pwede nyo to gamitin. Ito maganda rin to gamitin. Itong tank na to medyo mahirap kasi ito gamitin pang malapitan to eh. Pag ganito naman yung and I will stand the fight we fall. So guys, maganda dito, recommend ko na ano nyo is ito, itong plunger, tapos ito, no? Pwedeng ito, ay hindi, plunger, tapos ano ba pwede sana, pwede ito guys. Pag ito kasi medyo mahirap gamitin to, lalo na pag ano, may skill yung kalaban nyo ng tawag doon ng barrow, no? Makakatakas kagad. So dito ay ito kasi ano to, malaki yung damage nito, no? Pwede kang makapatay ng 5, 4 sa ganto. Dito kasi pang ano to eh, pwede kang makapatay ng 2 kaso tsambahan na lang, no? Ito naman kasi puro pantanim lang to, no? Medyo hindi siya effective para sa ano, kasi lumiliit niya yung space nung ano, di ba? Yung lugar doon, no? Lumiliit yung space. So, yan. Ito yung pwede ko recommend sa tank ng hero. Yan, tank yan. At dito tayo mag- smart move, howdy partner. Sige, babagoy na sila. Ayan. Ito, pwede tayo nito. Ayan, select natin yan. Tapos ito, gamit tayo ng bullet storm. X natin. Tapos, ang gagawin natin is maglalaro na tayo. So, recruit 1 na tayo.
So, punta tayo dito. Solo battle tayo. Then, fight match tayo. Pag umabot na, guys, kunyari naglalaro ko sa cellphone, tapos nasa 5. Ang gawin nyo, i-reset nyo na kagad. Wait kayo, tapos balik ulit. Kasi, hindi na talaga papapay. Ewan ko kung naglalag ba yun or ano. Basta ganun yung guys. So, try na natin na replace ha. Look out for your own! Kung naglalaro kayo na Ross, parang ganda lang din siya. Then yan, kunin lang natin yan. Tapos huwag na tayo masyadong umikot-ikot dito lang tayo sa laban na Ross. So, kung makapatay man tayo, tayo niyan. I think meron pa siya dito. So, dito. So para manalo kayo sa dito kayo banda sa labas. Then, susundan nyo lang yung ano nung ano. Ayan. Play safe kayo dapat. Ayan. Ayan. Medyo ganito risky tayo dito kasi baka may invisible sila. Gawin natin sa demo tayo para safe tayo. No? Check muna natin. Lagi nyo check yung demo. Ayan. Sa bawat ano, kunyari dito, check nyo yan dito. Sa gitna muna, yan. Kaganyan. So, yan, kung saan lumalaki, makikita nyo yung shrinking. Yan. Dito, check nyo na natin yan. Kung tayo pa sa papasok. Yan, ganyan guys. Tapos tago ulit, yan. Tapos dito, makikita nyo naman, pagdating mga 3 seconds, a-adset tayo dito sa demo na to. So, yan, 4 seconds. 3, pwede na tayo gumanan niya. Pero, gagaling na ako sa mga 0. Check ulit natin to. Huwag ka muna papasok bigla. Unti pala yung buhay niya. So, ayan. Ano muna tayo dito? Play safe lang. Ayan. Ganito lang kayo guys. Para hindi kayo nakikita. Kasi pag nasa labas tayo, medyo risky dyan. Kasi pag nasa labas tayo guys, pag dito kasi, may ilang sila dito sa dam. Baka inisip nila may kalaban. So, dito na sila pupunta. E pag nandito ka, medyo delikado ka. Okay, napapatay na sila guys. Narinig nyo yan. Yan. Hintayin lang natin sila magpatay. Sa mga level 6 dito, pwede ka na magpagas dito guys. Yan. Pag ganito, pwede tayo dito. Pwede na magpagulit. Guys, yan, you are number 1 tayo. So, ganun lang lagi ano nyo guys. Huwag kayong basta palag ng palag. Ang gawin nyo, pa-skillin nyo muna siya, tsaka kayo mag-i-skill, no? Ganun yung pinakamagandang ganun talaga. So, ayan. So, ganun lang yung marirecommend ko na para makapagpataas kayo ng rank up, kahit play to earn lang yung gamit. Ay, free to play lang yung gamit nyo pala. Nangabo lang naman natin dito, pag free to play tayo, makapag-bronze 1, and then yung reward, syempre.